Yes. Hello, ito po si Ate Jo ng Kotse at Kawali. Nagbabalik po tayo para sa isang masarap na madali lang gawin na recipe ng leftover na lechon. Nung kanina po gumawa tayo lechon kawali. Ito naman po lechon na dinakdakan or dinakdakan na lechon. Yan. Nandiyan na po yung mga ingredients, makikita nyo dyan. And then ito po yung isa sa main ingredient. Ito pong magpapasarap sa kanya. So, gumamit po tayo ng leftover din na Best Foods Real Mayo. Ayan. Hindi na po buo yan. May bawas na. Tapos, lalagyan po natin siya ng suka. Ayan. Tapos, ang gagawin lang po natin, hahaluin natin mabuti ito. Yan po yung magiging pampalasa nung yung ating ano. Ito magbibigay ng lasa sa dinakdakan natin. Kasi yung lechon natin, may flavoring na yan eh. O ito yung pinaka-final magiging ano na siya. Wala pong iniwan sa ginagawang sisig, although may magkaiba lang na sangkap. Makikita niya na po yan sa description natin. Ayan. Kailangan po halong-halo para mag-blend mabuti yung mayo, yung suka, at saka yung pamintang pinong-pino. Ayan. Pag nag-blend na po yan, maamoy-amoy niya na yung suka. Nagbibigay siya ng added flavoring and spice dun sa ating dinakdakan. Ayan. Okay. Ready na po yan. Okay, ito na po muli si Ate Jo. Lalagay natin yung butter natin para magbigay po na ng konting flavor. Added flavor sa dinakdakan natin. Marami pong nagluto ng dinakdakan. Iba-iba pong version. So, to each his own po. May kanya-kanya pong version. Lahat po ng nagluluto, kanya-kanya ng trip sa pagluluto. Kaya lahat po yan, walang mali. Lahat po yan tama. Kung anong trip mo sa luto,
ikaw po ang may gusto niyan at ano mo yan, trademark mo yan. So ito naman po yung kay Ate Jo ng kotse at kawali. Yan, tunawin muna natin konti yung butter. Very low heat lang po ha, very low heat. Depende rin po yung butter sa dami ng inyong lechon leftover. So ito po yung kay Ate Jo. Ito na po yung lechon leftover natin. Painitin lang po natin yan. Luto na po kasi yan. Na ano lang natin para medyo painitin natin ng konti. Silip-sip na po ng dairy cream natin, yung ng ano natin, ng lechon, yung flavor ng dairy cream. Ayan. Naririnig niyo po ba yung kulo? Ayan, napipreto-preto na po siyang konti. Pagka ganyan po, pwede nyo nang i-medium heat. Para uminit na po talaga yung ating ano, yung ating lechon. Tapos habang ganyan po, lalagay na natin yung siling green, siling haba at saka siling labuyo. Dadagdagan natin na natin yung ating paminta. Una, pamintang pino. And then, yan, yung crack. Pamintang durog. Okay. Another one. Yun, nakaamoy na. Tapos, sasama na po natin tong luya natin. Luya na super pino po yan para makakain natin. Yan, para ka lang din nagsasangkot siya, hindi mabuti. Yan, itsurang sisig na siya, itsurang dinakdakan na siya. Flavor niya. Wow, nakakagutom. Lumalabas yung flavor, yung aroma ng mga nilagay sa lechon. Nangangamoy na yung tanglad na nilagay sa paglilechon. Okay. So, lalagay na rin natin ngayon yung sibuyas. Natin yung sibuyas niya. Everything. Mix it. Mix it very well. Mix it thoroughly. Yan. Panalo po ang recipe na to. Sigurado magugutuhan ng pamilya niyo. Ibibigay ng bagong muka sa inyong leftover na lechon ng December 31. Yan, and to top it all up, ito na po yung ating minix na mayo at saka suka and pamintang pino. Yan na po, all together now. Yan. Sinitin po natin para maganda-ganda lalo yung lasa. Yan, completos ricados ang lugo ni Ate Jo. Isang simpleng dish na siguradong pag-aagawan na naman nila. Hmm. Oh my G. This
is so masarap. Aamoy nyo na pa ba? Mga kapatid ko, mga kasama lagi ni Ate Jo sa food trip. Ayan. Bagong mukha ng lechon leftover ni Ate Jo at ni Kuya Ding. Ayan na. Sinerve ito, mainit-init pa dahil naka-low fire tayo, low heat. Okay. Ayun na po, okay na po yan. Tapos, ayan, titikman na. Rens, pakaya naman na yung apoy. Yes. Ayan na po yung ating dinakdakan na lechon. Oh my G. Ayan. Okay, balikan ko kayo mamaya mga kapatid. Luto na yung ating lechon dinakdakan.